guys! Good morning! Habang nagkakape tayo, ayan, kasi may nagtanong sa akin, gustong tanungin kung magkano nga daw ang sinasahod ng isang OFW dito sa Milan. So, syempre hindi para-pares ang sinasahod namin dito sa Milan. Depende yun sa trabaho, anong klaseng trabaho, ilang oras ang trabaho. So, syempre kung meron ding stay-in part-time job, yung ganon. So, depende sa trabaho makuha mo o napag-usapan nyo ng amo kung magkano ang sahod. Kasi, mostly, ang sahod dito ay 10 euro to 15. Minsan, merong 8. Depende nga sa klase ng trabaho. So, kung ikaw ay, kwentahin na lang natin sa 8 hours kung 10 euro per hour ang trabaho mo. Kung may 8 hours ka, syempre, meron ka ng 80 euro. So, itimes mo yun sa 20 days, meron ding 1.6. So, yung 1.6 nga is, pag i-calculate mo sa atin, meron na siyang, kung 60 pesos ang palit ng 1 euro, meron na siyang 96,000. Kaya merong nag-rate na 100,000 depending nga sa klase ng trabaho kung ilang oras ka. So, merong kung stay-in job naman, syempre meron ka ng 100,000 kung 8 hours ang trabaho mo sa 10 sa 8 oras kasi 10 euro ang per hours karamihan dito ang sinasahod. So, kung stay-in ka naman, base din yun sa kung saan ka nagtatrabaho kasi kapag out of Milan mas mura yung singil nila, pero dito pag center of Milan mas mahal din nga ang singil kaya depende nga kung sa center of Milan ka nagtatrabaho, merong nagre-rate na kung stay in ka nga sa amo, yung dun ka na sa amo, natutulog lahat, dun ka na. Merong nag-rate ng 1,000 pataas pag sa center of Milan kasi wala nung 900. Pero kung out of Milan ka nga nagtatrabaho, merong 800 pataas daw. Yun. Based sa mga kaibigan na nagtatrabaho sa out of Milan. Mas mura nga. So, syempre, may depende nga sa trabaho mo. Meron ding mas... pero pag ako, mas pipiliin ko yung stay out kasi the more na maraming oras kang natrabaho, the more na mas malaki ang sahod mo kasi awak mo yung oras mo. Pag stay in ka, yun na yung fix na yung sahod mo, yun na lang. Pero meron din siyang disadvantage. Syempre, ang advantage ng naka-stay in, wala ka nang babayaran na bahay, kuryente, ilaw, etc. Yun, gas, syempre, libre na lahat yun. Fix na yung sahod mo. Pero kung naka-stay out ka, syempre, kukuha ka ng bahay mo, mangungupahan ka, magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng gas, lahat, binabayaran mo. So, mababawasan yung sahod mo. Kaya, depende pa rin sa'yo kung anong gusto mong trabaho. Syempre, kung mayroon ka pamilya dito, advisable na kukuha ka ng bahay. Pero para sa akin, mas gusto ko talagang stay out kasi awak mo yung oras mo, awak mo yung kung magkano yung sasahurin mo, na depende sa'yo. Kung gusto ko pa magtrabaho ng Sabado, Linggo, extra income, pwede. Ayan. Pero sa basic ko, meron ng, sa base ko, nung nagpupuno ako, masasahod ko yung 2.6 na kukuha ko talaga. Kasi halos wala na akong ano nun. Wala na akong tulog. Ay, tulog ko 2 hours, 3 hours, ganun. Sobrang sipag. Kasi yun yung kapanahonan na bago pa lang ako dito. So, syempre, nangiinayang ka sa sasahurin. Yun. So, yun lang, guys. Sana nakatulong yung aking video dahil meron nagtatanong magkano daw ang sinasahod ng isang... Yun, ang pinaka-minimum is 8 hours. 1.6 nga. Aabuti ng 1.6 kung 10 euro ang sahod per hours. Then, ang computation sa atin is 96,000 kung 60 pesos yung palitan ng 1 euro. Yun yung pinaka-minimum. Siyempre, hindi naman para parehas. So, bye-bye! See you next video!